What's up, brothers? Welcome back to my YouTube channel. My name is Westv for another episode of Westv. So yan, bagong ligo tayo, and as you can see, bagong shave din ako. Dahil meron tayong i-review na mga shaver na nabili ko sa Shopee. Itong mga shavers na ipapakita ko sa inyo, napakamura lang nila, and titignan natin kung ano yung mas sulit doon sa dalawang nabili ko. Yung una, itong Lingke. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero ayan, yung Lingke or Lingke. Ayan, ito yung isa. And ito naman yung isa, yung Shengfa. So ayan, i-review natin sila pareho. And mamaya makikita nyo yung actual video habang ginagamit ko yung dalawang shaver na to. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe to my channel right now. And don't forget to click that notification bell para lagi kayong maging updated every time na nag-upload ako ng mga bagong videos kagaya nito. So yun nga, pareho ko silang binili last December 2022. And natry ko na sila pareho, pero mas ginagamit ko talaga itong isa. Ayan, kasi yung isa, ito, niregalo ko siya sa aking tatay. And later on, ipapakita ko din sa inyo kung ano-ano yung mga kasama niyo sa box. So yan guys, eto na sila. Hindi ko na alam kung saan napunta yung box nito, pero yun nga, ang kasama nito, syempre may manual yung kasama. Tapos meron siyang kasamang USB-A to micro USB na charger na hindi ko pa na-charge to kahit kailan. Simula nung binili ko siya nung last December 2022. So ayan siya. And syempre meron din siyang kasamang eto, razor na bala. And yung pang-trim sa buhok sa ilong. Ayan. Tapos ito yung main niya. Meron siyang takip. And pag tinanggal natin, ayan siya. So pag binuksan natin to, ayan, bagong linis siya. Ayan. So kaya medyo basa. Kasi nga ginamit ko siya kanina. Makikita niyo sa video kung paano ko siya ginamit. And yan, pipindutin niyo lang to. So, ayan. May battery indicator din siya. So medyo matagal talaga yung kanyang battery life. This one naman, binili ko rin to sa Shopee. And ito yung Shengfa. Ito, hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Ayan. Tignan nyo na lang. Lingke or Lingke. Ayan. Tapos ito, binigay ko to sa tatay ko. Niregalo ko to sa kanya nung December din, nung Pasko. And ito siya. Ayan. So ito, wala siyang bala. Pero napapalitan ito. And yung nasa loob niya. So, dalawa siya. Yung function niya, ayan. May shaver. And meron din siyang razor. Ayan. So, gumagana rin siya kapag in-open mo to. Ayan. Pag pinindot natin siya, gumagana rin to, guys. Ayan. Tapos, syempre, di-charge din siya. Yun nga lang, yung charger niya ay ganito. Hindi siya kagaya nito na pa-micro USB. So, ito yung laman ng box. Buksan natin. Medyo mahirap buksan. Mukha siyang cellphone. Naalala ko sa kanya yung iPhone 4. Ayan. Ito guys, wala lang yan. Design lang yan. Para magmukha nga siyang iPhone 4. So, ang cute niya. And, tignan natin yung box. Ayan, medyo nahirapan akong i-open yung box. Kaya kailangan ko pang i-stop yung video. So, meron siyang manual na hindi ko alam kung may English translation to. Pero, ayan, in Chinese siya. Ayan. Ah, Korean yata to. Ayan, in Korean. Pero, hindi ko alam kung meron siyang English. Walang English na instructions. Pero madali lang naman yun. And dito naman, ayan, nandito yung sinasabi ko sa inyo, yung pamalit. Ayan, sa loob. Makikita nyo mamaya. And then, eto. Yung kanyang, hindi ko alam kung ang tawag dito. Basta yung nandito siya sa ibaba. Basta yung nandito. Ayan, pamalit yan. And syempre, pag lilinisin nyo, meron siyang brush. Ayan. And yun lang. Eto, hindi ko alam kung saan to. Ayan. So, yun lang naman yung laman nito. Yung charger niya nga pala, nandun sa baba, nakalimutan ko. Hindi ko nadala rito, pero may kasama rin siyang charger. Ayan guys, this one, nabili ko siya ng 274 pesos. 3-in-1 na yung kanyang shaver. So, ayan. And this one naman, nakuha ko siya for only 154 pesos. Ayan. So ito, gagamitin ko to dito sa kabila, sa aking kanan. And yan.
So ayan, kung nakikita nyo, medyo nabawasan na siya. Ngayon naman, yung isa naman yung gagamitin ko. Eto naman, dito sa kaliwa. So yun, as you can see, nakakatanggal din naman siya, pero mas mabilis talaga doon sa isa. Ayan. Meron din ito dito, ito. Ayan, may razor din yun dyan. So igaganyan lang natin siya. Ayan. Tapos, gagana rin siya kapag ginanyan natin. Medyo masakit lang siya. So ayan. So ituloy na natin yung pag shave gamit to. And by the way guys, naghilamos na rin ako ng mukha and may sabon na yan. So medyo madulas na rin siya. Ayan, pinalitan ko siya nito and tatry din natin yan. Masabi siya. Ayan. Siyempre, kailangan pa rin natin gumamit ng talagang blade na shaver para yung mga maliliit matanggal na talaga. And madali lang din itong linisin guys. Ayan. Pindutin nyo lang to. Tapos yan. Tapos itapat nyo lang sa tubig. Sa running water. Pag nyo. Actually, may kasama rin itong brush. So, madali nga din para ito siyang linisin. Iaangat nyo lang din to. Tapos, pwede nyo na rin siyang linisin. And napapalitan din to guys. Ayan, tatanggalin nyo lang yan. Tapos, napapalitan din siya. And may kasama rin naman siyang extra ganito. So ayan guys, nakita nyo kung paano ko ginamit itong dalawang shaver na to. So ano ba yung sa tingin nyo mas effective? Ito ba? Or ito? Ayan. Pero syempre para sa akin, ang nanalo is this one. Kasi nga, mas mabilis siyang naka-shave ng bigote. And mas mabilis, mas malinis yung kanyang finish. Unlike dito sa isa. Well, ito talaga yung lagi kong ginagamit. Kasi nga ito, binigay ko na ito sa tatay ko. Pero, nung first time ko rin itong ginamit, talagang medyo hindi ako satisfied. Kaya sa tingin ko, ito talaga yung the best. Mura lang din to, pero syempre mas mura to. Pero ayun nga. Ito, mas marami siyang bala. Meron din siyang pang trim sa ilong. Meron siyang razor and ayan, meron siyang shaver. And ang tagal ng battery life nito. And there you have it guys. So ayan, nakita nyo kung ano yung mas effective dito sa dalawang to. So kayo na yung mag-decide kung ano yung mas gusto nyong bilhin. Pareho lang naman silang mas mura and pareho din silang nakaka-shave, pero yun nga, mas effective sa akin to. Ayan, mas nanalo siya sa akin. And yun, kayo na yung bahalang mag-decide kung ano talaga yung gusto nyong bilhin at kung ano yung mas nagustuhan nyo. Ako para sa akin, maganda yung style nito, pero hindi siya ganun ka-effective. And ito naman mukha siyang Philips na shaver. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong klaseng shaver, pero ayun nga, mukha siyang Philips. And yung mas nagustuhan ko pa rito is meron nga siyang trimmer para sa buhok sa ilong.
So yun guys, thank you so much for watching this video. Kung na-enjoy nyo ang video na to at kung nakatulong to sa inyo para makapag-decide kung ano yung mas magandang billing shaver na mura sa Shopee, please click the like button. Subscribe po kayo sa channel ko kung hindi pa po kayo nakasubscribe. And don't forget to hit that notification bell para lagi kayong maging updated every time na nag-upload ako ng mga bagong videos kagaya nito. Again, my name is Westv and I'll see you again next time only here on Westv. Bye-bye!